Kumusta mga idol? Jackson Vroman, isa sa mga solid import noon ng Barangay Ginebra. Sa taas niyang 6'10", ay asintado nga ito sa labas, lalo na sa 3-point line. Sa video na to mga idol, ay balikan natin kung paano siya nakapasok sa ating pambansang liga at ang aksidenteng kumitel ng buhay niya. Tara, simulan na natin agad yan. Pero bago yon, please like this video and don't forget to subscribe. I-hit nyo na din yung notification bell button mga idol para updated kayo palagi sa mga bagong video natin. Mga idol, si Jackson Brett Vroman ay ipinanganak noong June 6, 1981 sa Laguna, California. Isa nga siyang American-Lebanese. Anak nga siya ng dating NBA player din na si Brett Vroman na nakapaglaro sa koponan ng Utah Jazz noong 1980 to 1981 NBA season. Nagsimulang maglaro ng basketball itong si Jackson Vroman ay noong high school. Produkto nga siya ng Iowa State sa NCAA Division 1. Sa mga hindi niya nakakaalam ay NBA caliber nga din itong si Jackson Vroman. Matapos ang 4 na taon sa NCAA ay na-drop nga siya sa NBA noong 2004. Round 2, 31st overall pick nga siya, selected by the Chicago Bulls. Pero hindi nga siya nakapaglaro doon kaya kinuha siya ng Phoenix Suns. At matapos naman ng 1 taon niya doon ay nalipat siya sa New Orleans Pelicans. Sa buong karir nga niya sa NBA ay nag-average siya ng 3.3 points per game at 3 rebounds per game sa 87 na nilaro nito. Nung una ay maganda ang pinapakita niyang laro sa New Orleans, pero bigla nga itong bumaba. Simula 5.6 points per game hanggang sa naging 1.8 points per game na lang. Naging dahilan nga yun kung bakit winnave agad siya ng team. Simula nun ay wala na ngang NBA team pa ang kumuha sa kanya. Magaling sa magaling itong si Jackson Vroman mga idol. Dahil isa nga siya noon sa mga naging naturalized player ng Lebanon sa mga international game. Siguro ay hindi lang talaga siya fit para sa NBA. Matapos ang 2 taon niya sa NBA ay palipat-lipat na siya ng liga sa labas ng US. Nakapaglaro siya sa Spain League, Chinese League, Iranian League hanggang napadpad siya dito sa ating pambansang liga. Matapos siyang kuning import ng Barangay Ginebra noong 2012 Commissioner's Cup. At doon ay pinakita niya kung paano maglaro ang isang NBA caliber kung saan nadala niya nga ang Ginebra sa semis. Sa pangunguna nga niya ay nasa 2nd position nga sila sa elimination ng conference na yon. Pinalo nga nila ang Powerade sa first round ng playoffs kaya nakaabot nga sila sa semis kontra Bimeg Llamados. Kaso nabigo nga silang makaabot sa finals sa best of 5 series nila sa semis ay isa nga lang ang naipanalo nila doon. Kalakasan naman talaga noon ng Bimeg. Yun din ang taon at conference na nagkaroon ng controversial sa Game 7 ng finals sa pagitan ng Talk and Text at nitongang Bimeg. Sa game 2 nga nila sa semis, kontra nga sa Bimeg ay nagkagit-gitan nga itong si Jackson Vroman at itong si Yancy Di Ocampo. Sa play na yon ay tinawagan nga ng technical foul itong si Jackson Vroman kaya naupo siya ng 3 minuto. Sa 11 games nga na nilaro niya sa Ginebra mula elimination ay nag-average niya itong si Jackson Vroman ng 16.6 points, 12 rebounds, 4.1 assists, 2.3 blocks at 1.4 steals per game. Grabe mga idol, solid na solid na yon para sa isang import, di ba? Nabitin niya lang talaga sila sa Bimeg. Yun na nga din ang una at huling conference na nalaro niya sa ating pambansang liga dahil matapos ang kontrata niya sa Ginebra ay nakakuha nga siya ng mas malaking offer sa CBA kaya hindi na nga siya nakabalik pa. At noong June 29, 2015 ay ginulat nga niya ang mga PBA fan matapos mapabalitang pumanaw na nga daw ito. Nung una ay may mga lumabas na balita na car accident nga daw ang nangyari kay Vroman. Pero hindi nga yung totoo kung saan natagpuan nga itong walang buhay sa swimming pool ng kanyang bahay sa Los Angeles County, California.
Pinaghinalaan niya ito nung una na baka sinadya, pero ayon sa investigasyon ay aksidente nga lang daw ang lahat ng pangyayari na nakunan nga ng footage ng security camera ang pagkahulog nito sa sariling pool. Wala nga tayong nakuwang actual video ng pangyayaring yon, mga idol. Pero ayon sa post sa Twitter account ng matalik na kaibigan ni Jackson Broman na si Dan Bilzerian, ay papasok sana sa loob ng bahay itong si Jackson Broman nang nadulas ito sa hagdan, dahilan ng pagkahulog nito. Tumama nga daw muna yung ulo sa sahig bago nahulog sa swimming pool. Ayon naman din sa autopsy ni Jackson Broman ay nakitaan nga ito na lumalaki ang puso at nakitaan nga din ito ng mga ipinagbabawal na gamot sa kanyang katawan, ketamine, cocaine at GHB na isa din sa mga uri ng drugs. Maaga man siyang nawala sa mundong ibabaw, kahit papaano, na-share naman niya sa ating pambansang liga ang husay niya sa paglalaro ng basketball. Nasa 34 years old pa nga lang nang taong yon si Jackson Broman. Siguro kung hindi nangyari yon ay baka nakabalik ulit siya sa PBA, di ba? Yun nga ang naging kwento ni Jackson Broman, mga idol. Kung gusto nyo din mapanood ang kwento ng inyong mga iniidolo, comment nyo na lang sa baba at gagawa natin ng video yan. Pero bago yun, please like, share, and don't forget to subscribe. This is Flip Trends, mga idol. Salamat sa panonood!